Israel, bansang tinaguriang Promised Land, pangalang inihalili sa pangalang Jacob na anak ni Isaac na anak ni Abraham. Tinawag itong Promised Land sapagkat ito ang lugar na ipinangako ng Diyos kay Abraham upang maging tirahan ng kanyang mga descendant. Ang lugar na ito ay tinatawag na Kanaan. Nanirahan dito si Isaac. Nanirahan din dito si Jacob na tinatawag na Israel. At si Jacob naman o Israel ang pinagmulan ng 12 tribes. Isa sa mga anak ni Israel na nagngangalang Jose naging gobernador sa Ehipto. Subalit sa panahong iyon ay nagkaroon ng matinding kagutom sa Kanaan kung saan naninirahan dito si Jacob at ang mga kapatid ni Jose. Kaya inutusan ni Jacob na pumunta ang kanyang mga anak sa Ehipto upang makabili ng trigo. Nang makarating na ang mga kapatid ni Jose sa Ehipto upang bumili ng trigo, ay hindi nila nakilala si Jose. Subalit nakikilala sila ni Jose hanggang sa magpakilala na rin si Jose sa kanyang mga kapatid at kanyang ipinatawag ang kanyang bunsong kapatid na si Benjamin at ang kanyang ama na si Jacob. Nang mamatay si Jacob, mga kaibigan, ang 12 tribes ay doon na rin nanirahan sa Ehipto na kung saan doon naging gobernador si Jose. Nagdaan ang maraming taon, namatay si Jose, namatay na rin ang kanyang mga kapatid. Paiba-iba na ang namumuno sa Ehipto hanggang sa maisilang si Moises at ginamit siya ng Panginoon upang palabasin ang mga Israelita sa pagkabihag mula sa Ehipto. Sila ay pabalik sa lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham na tinatawag na Kanaan. Ang kanilang paglalakbay papunta sa Kanaan ay sana 11 to 40 days lamang, subalit napakatigas ng ulo ng mga Israelita kaya umabot ito ng 40 years. Hindi na nakaabot si Moises sapagkat si Moises ay pumanaw na. Ipinagpatuloy naman ito ni Joshua hanggang sa kanilang marating ang Promised Land na tinatawag na Kanaan. Sa pagdaan ng maraming taon, mga kaibigan, ang lugar na ito ay tinawag na ring Israel. Subalit sa pag-usbong ng Roman Empire, mga kaibigan, nagkaroon ng isang digmaan na tinatawag na Jewish-Roman War na kung saan kumitil ito ng maraming Hudyo. Natalo rito ang mga Hudyo, to make the story short. Kaya dahil sa galit ng Roma, naban ang mga Hudyo na tumapak sa Jerusalem at ang lugar na Jerusalem ay tinawag na Palestina. Kung tutuusin, ang lugar na pinag-aagawan ngayon ng Hamas at Israel ay yan pa rin ang lugar na kung tawaging Kanaan o Promised Land o yung lugar na kung saan ipinangako ng Diyos kay Abraham upang maging tirahan ng kanyang mga descendant. Walang duda, mga kaibigan, na sa Old Testament of the Bible, ang Israelita, they are the people of God. Subalit sa panahong Kristiyano, mga kaibigan, sino na kaya ang tatawaging Israel of God na nakasulat sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, Versikulo 16, and I read, mga kaibigan, at ang lahat na mga magsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawa-anawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. Sino kaya ang tinutukoy na Israel ng Diyos sa talatang ito? Mapapaniguro natin, mga kaibigan, na ang Israel na tinutukoy rito ay hindi na ang Israel sa laman o Israel sa lupa. Nang mangaral ang ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Kung may tumanggap man, pangilan-ngilan lamang, mga kaibigan, subalit majority, hindi ito tinanggap ng mga Hudyo. In fact, pinapatay pa siya pati ang mga propeta ng Diyos. At para patunayan ang aking sinasabi, ito ay nakasulat sa Biblia
sa Unang Tesalonika, Kapitulo 2, Versikulo 14 hanggang 15. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan gaya naman nila sa mga Hudyo na nagsipatay sa Panginoong Jesus at gayon din sa mga propeta. At kami ay kanilang pinalayas at di nangagbibigay lugod sa Diyos at laban sa lahat ng mga tao. Ayan, ayon sa talatang ito mga kaibigan, ang mga Hudyo raw ang nagsipatay sa Panginoong Hesukristo at sa mga propeta, maging sila si Apostol Pablo ay pinalayas. Bilang patunay mga kaibigan na ang mga Hudyo noong unang panahon ay mga cruel people. Mga kaibigan, sana hindi nyo ma-misinterpret kung bakit tinawag ko silang cruel people. Tinatawag ko lang silang cruel sa panahon ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ayon nga sa Biblia mga kaibigan, sila ang nagpapatay sa Panginoong Hesukristo. Hindi nila tinanggap ang aral ng Panginoong Hesukristo, maging si Pablo ay pinalayas nila. At dahil sa hindi pagtanggap ng mga Hudyo sa aral na ipinangaral ng Panginoong Hesukristo, ay tinangisan ito ng Panginoong Hesukristo. At nagbigay pa siya ng propesya tungkol sa pagkasira o pagkawasak ng Israel. Ayon sa Panginoong Hesukristo, palilibutan sila ng kanilang mga kaaway. Ito ay nakasulat sa aklat ni Lucas, Kapitulo 19, magsisimula sa 41 hanggang 44. Ganito ang nakasulat mga kaibigan. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Ayan, iniyakan ng Panginoong Hesus ang bayan na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapwat ngayoy pawang nangatatago sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo'y hindi siya mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Ayan, ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo rito mga kaibigan, dahil hindi nakilala ng bayan ang pagdalaw, ang dumalaw mga kaibigan ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi nila pinaniwalaan ang Panginoon, hindi nila tinanggap ang mga aral ng Panginoon. At ayon sa bersikulo na ating binasa kanina sa Unang Tesalonika, sila pa ang nagpapatay kay Jesus at sa mga propeta. At ang kaharian sa Israel ay inalis na. Bago umakyat ang ating Panginoong Hesukristo sa langit, tinanong siya ng kanyang mga alagad kung kailan daw isa sa uli ang kaharian sa Israel. Mga Gawa 1:6. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Pansinin ng mabuti ang talatang ito mga kaibigan. Tinanong siya ng kanyang mga alagad kung isa sa uli baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Yung salitang isa sa uli, hindi ba ang ibig sabihin niyan ay nandoon noon? Kaya isa sa uli, ibig sabihin ito ay inalis. Kaya mga kaibigan, hindi na sila ang people of God. So, sino na ngayon mga kaibigan ang tatawaging Israel ng Diyos na nakasulat sa Galacia 6:16? Upang ating maintindihan ng lubusan mga kaibigan, pag-aralan natin ang Galacia 6:16. Basahin nating muli. At ang lahat na mga magsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. Sino kaya ang Israel ng Diyos rito
iatrasan lang natin ang pagbabasa sa versikulo 15. Ganito ang nakasulat, mga kaibigan, sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. Ayan, ang pagtutuli ay wala ng kabuluhan, mga kaibigan. Yung mga tuli, sila ang tinatawag na mga Hudyo, o yung hindi tuli, yun ang mga Hintil. Subalit ayon sa talatang ito ay hindi na magmamatter kung tuli ka o hindi, kundi ang bagong nilalang. Sila ang tinatawag na Israel o God. Ngayon, sino naman kaya ang mga bagong nilalang? Ayon sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, versikulo 17, ay ganito ang nakasulat, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ayan, napakaliwanag, mga kaibigan, na ang tatawaging bagong nilalang ay ang mga taong na kay Kristo. Nakatira ka nga sa Israel, o Hudyo ka man, hindi ka naman naniniwala kay Hesukristo, hindi ka tatawaging Israel of God. Hintil ka man o hindi ka tuli, hindi ka rin naman naniniwala sa Panginoong Hesukristo, hindi ka tatawaging Israel of God. Kaya ang tatawaging Israel of God ay hindi na dahil sa ikaw ay Hudyo, hindi na dahil sa ikaw ay nakatira sa Israel, kundi ang tatawaging Israel ay yaong nananampalataya sa Panginoong Hesukristo ng buong puso at sumusunod sa kanyang mga kautusan. Kaya kung ikaw ay Israelita o Hudyo o yung tuli o Hintil, subalit kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo, ganito ang nakasulat, mga kaibigan. Galacia 3:26 hanggang 29. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan, napakaliwanag. Lahat daw anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay binihisan ng Kristo. Ano ngayon ang mangyayari kung ang lahat ng tao ay binautismuhan kay Kristo? Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Napakaliwanag, mga kaibigan, wala nang Hudyo-Hudyo pa, wala nang Griego-Griego pa, wala nang alipin-alipin o malaya. Tayong lahat ay iisa kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, at yun ang tatawaging bayan ng Diyos, yun nga ang Israel of God. Hindi na yan ang mga Israelita ngayon, hindi na ang mga Hudyo, sapagkat ngayon sa ating panahon, sino man ang nananampalataya kay Kristo Jesus, tatawagin silang Israel of God. Kaya kung sino mang mga tao ngayon ang nananampalataya sa Panginoong Hesukristo ng buong puso, sila ang binhi ni Abraham. Galacia 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Sa panahong ito, mga kaibigan, natupad o ngayon ang kaganapan noong pangakuan ng Panginoong Diyos si Abraham na ang lupang Kanaan ay magiging tirahan ng kanyang mga descendant. Kaya ang bayan na yon na tinutukoy noong unang panahon, sa ating panahon ngayon, ito ay ang mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa tanong na kung sino na nga ba ang Israel of God sa ating panahon, ito ay ang mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Marahil ay hindi mo gusto ang explanation ito. Marahil naman ay gusto mo ito. Kung sakaling nagustuhan mo ito, mga kaibigan, pakishare at upang malaman ito ng karamihan. Hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. Goodbye.